ikalawang quarter, ikatlong linggo, halina't alamin ating kilalanin. Milk Base by SES Kinder Teachers. Paano gamitin ang module? Sa mag-aaral, basahin ang panuto bilang gabay upang maging kasiyasiya ang mga gawain. Sunding mabuti ang mga nilalaman at panutong nakapaloob sa bawat pahina. Gawin ang mga inilaang gawain. 4. Gamitin ang mga natutuhan sa paggawa ng mga nakalaang gawain. Para naman sa mga magulang, ang module na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga guro sa kindergarten. Ang mga nilalaman nito ay naaayon sa most essential learning competencies, MELC, na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas. Inaasahan ang inyong buong suporta at pakikipagtulungan upang higit na maintindihan at masagutan ng wasto ang module. Inaasahan, ang module na ito ay ginawa upang ikaw ay sanayin sa pag-alam at pagkilala sa mga lugar at bagay na matatagpuan sa loob ng silid-aralan, paaralan at pamayanan. Nakapaloob dito ang mga gawaing makatutulong sa iyo upang higit mong maintindihan ang aralin. Matapos, may sagawa ang mga gawaing inaasahang. Una, makikilala mo ang mga bagay na makikita sa loob ng silid-aralan. Ikalawa, malalaman ang mga lugar na matatagpuan sa loob ng paaralan. Ikatlo at panghuli, matutukoy ang mga lugar na matatagpuan sa pamayanan. Araw mga bata, ang mapala sa Teacher Andrea at para sa ating ng pagsubok, sulat sa patlang ang check kung ang larawan ay gamit na makikita sa silid-aralan at tapos naman kung hindi. Magaling mga bata! Para sa ating balik-tanaw, maipapakita natin ang ating pagmamahal sa mga kasapi ng pamilya at sa nakakatanda sa pamamagitan ng pag-alit, pagmamano, pagsunod sa mga utos, at pagsasabi ng mahal kita. Gandang araw mga bata! Para sa maikling pagpapakilala ng aralin, narito ang mga larawan ng mga bagay at lugar na makikita sa silid-aralan, paaralan, at pamayanan. Kilalanin natin ang mga ito. Ang mga bagay na makikita sa loob ng silid-aralan ay ang mga sumusunod: pisara, kwaderno, aklat, mesa, lapis, papel, kayola, at upuan. Narito naman ang mga lugar na matatagpuan sa loob ng paaralan: silid-aklatan, klinika, palikuran, silid-aralan, kantina, at opisina ng punong loob. Ang mga lugar naman na matatagpuan sa pamayanan ay ang mga sumusunod: palaruan, kumpila ng pulis, ospital, paaralan, kumpila ng bumbero, at munisipyo. Upang mas maunawaan ang aralin, panoorin ang isang video lesson. Most essential learning competency, name the places and things found in the classroom, school, and community. Mga bata, tignan nga ninyo ang larawan. Ano ito? Isipin ninyong mabuti. Magaling! Ito ay isang paaralan o school sa Ingles. Alam ba ninyo na sa paaralan ay merong silid-aralan? Sa silid-aralan, nag-aaral ang mga bata o mag-aaral.
kasama ang kanilang guro. Ito ay isang kwarto o silid kung saan punong-puno ng karunungan. Tingnan ninyo ang silid-aralan. Ano-ano kaya ang mga bagay na makikita natin sa loob nito? Sa silid-aralan ay mayroong pisara. Ano ba ang pisara? Ang pisara, ito ay ginagamit ng mga guro upang ituro ang kanilang mga leksyon. Magaling! Muli tayong bumalik sa silid-aralan. Tignan ninyong mabuti. Ano pa kaya ang mga gamit na meron sa loob ng silid-aralan? Magaling! Sa silid-aralan ay merong kwaderno o notebook. Ang kwaderno, dito ay sinusulat ng mga mag-aaral ang mga leksyon o aralin na inyong natututuhan. Magaling mga bata! Muli, bumalik tayo sa loob ng silid-aralan. Tingnang mabuti! Bukod sa pisara, sa kwaderno, ano pa kaya ang gamit na makikita natin sa loob ng silid-aralan? Sa silid-aralan ay mayroong lapis. Magaling! Ang lapis, ito ay ginagamit ng mga mag-aaral sa pagsusulat o pagbuhit. Muli tayong bumalik sa silid-aralan. Bukod sa pisara, kwaderno, at lapis, ano pa ba ang nakikita natin? Meron ding papel. Magaling mga bata. Ang papel, dito isinusulat ng mga mag-aaral ang mga leksyon o gawain. Muli tayong bumalik sa loob ng silid-aralan. Bukod sa pisara, kwaderno, lapis, at papel, ano pa ba ang mayroon? Meron ding aklat. Ang aklat ay isang manual o aklat ng mga pagtuturo, direksyon, aralin o tagubilin. Ginagamit para sa pag-aaral ng isang paksa. Ginagamit din ito ng ating mga guro bilang gabay sa kanilang pagtuturo. Ngayon, ibumalik ulit tayo sa ating silid-aralan. Ano pa kaya ang mga kagamitan na ating nakikita? Sa silid-aralan ay mayroon ding krayola. Ang krayola, ito ay ginagamit sa pagkukulay ng mga mag-aaral. Magaling mga bata, muli tayong bumalik. Ano pa kaya ang ating nakikita? Sa silid-aralan ay meron ding lamesa. Ang lamesa, ito ay ginagamit ng mga mag-aaral upang makapagsulat ng maayos at magawa ang mga gawain sa silid-aralan. Magaling mga bata, muli tayong bumalik sa ating silid-aralan. Bukod sa mga bagay na ating unang nabanggit, ano pa kaya ang makikita natin sa silid-aralan? Kapares ng lamesa ay meron din upuan. Magaling! Ang upuan, ito ay ginagamit ng mga mag-aaral tulad mo upang maging maayos ang pag-aaral. Magaling mga bata! Nalaman na natin ang mga kagamitan o mga bagay na makikita natin sa silid-aralan. Alam nyo ba mga bata na bukod sa silid-aralan, meron pang ibang lugar na matatagpuan sa paaralan? Gusto ba ninyong malaman? Makinig na! Sa mga lugar sa ating paaralan ay ang silid-aklatan. Ito ang lugar sa paaralan kung saan makakikita tayo ng iba't ibang mga libro at babasahin. Magaling mga bata, sunod ay meron ding klinika. Sa klinika, dito tayo dinadala o pumupunta kapag masama ang ating pakiramdam. Sunod ay palikuran.
ay meron ding silid aralan. Dito tayo nagkaklase kasama ang ating guro at mga kamag-aral. Isa ring lugar sa paaralan ay ang kantina. Dito tayo maaaring kumain o bumili ng pagkain tuwing reses. At ang huling lugar sa ating paaralan ay ang tanggapan ng punong guro. Dito natin makikita ang ating punong guro na siyang namamahala o namumuno sa ating paaralan. Magaling mga bata! Ngayon, kung kayo'y tunay na nakinig at natuto sa ating aralin, muli nga nating pangalanan ang mga lugar na matatagpuan sa loob ng paaralan. Sundan si teacher, ang mga lugar na matatagpuan sa loob ng ating paaralan ay ang silid aralan. Sabihin mo nga mga bata, silid aralan. Magaling! Kasunod ay ang silid aklatan. Banggitin nga ninyong muli, silid aklatan. Klinika. Banggitin muli, klinika. Isa pa sa lugar na matatagpuan ay ang palikuran. Ulitin nga mga bata, palikuran. Kantina. Ulitin mga bata, kantina. Tanggapan ng punong guro. Ulitin muli, tanggapan ng punong guro. Magaling mga bata, tunay nang kayo'y natuto sa ating aralin. Ngunit hindi pa tayo nagtatapos dyan. Ngayon ay natutuhan na ninyo ang mga lugar na makikita sa paaralan, maging ang mga bagay na makikita sa ating silid-aralan. Ngunit, alam nyo ba, ang paaralan ay bahagi ng ating komunidad? At sa ating komunidad ay mayroon ding iba't ibang lugar. Handa ka na bang ito'y kilalanin at malaman? Makinig na! Isa na nga sa lugar sa ating komunidad na ating tinalakay ay ang ating paaralan. Ang ating paaralan, ito ang lugar kung saan tayo maaaring matuto ng maraming bagay tulad ng pagbibilang, pagsusulat at pagbabasa. Muli ay bumalik tayo sa ating komunidad. Bukod sa paaralan ay mayroon ding ospital. Sa ospital, dito dinadala ang mga taong mayroong sakit. Muli nating balikan ang ating komunidad. Bukod sa paaralan, ospital ay mayroon ding istasyon o himpilan ng pulis. Ito naman ang lugar kung saan dinadala ang mga tao na gumagawa ng masama. Dito rin sa lugar na ito makikita natin ang mga pulis. Upang mamasyal, maglaro at magsaya. Muli ay bumalik tayo sa ating lugar. Napuntahan na natin ang paaralan, ospital, pila ng pulis, palaruan, puntahan naman natin ang simbahan. Ang simbahan, ito ang lugar kung saan nagpupunta ang bawat pamilya upang magsimba at magdasal. Ito naman ang lugar kung saan nagpili ang bawat pamilya ng kanilang pagkain. Ngayon naman, pagkatapos natin pumunta sa palengke, pumunta naman tayo sa pagpilan ng bumbero. Ito naman ang lugar
Misisipi naman, ito ang lugar kung saan makikita ang alkalde na siyang namumuno sa isang komunidad. Magaling mga bata! Pagkakalaman natin at pagkakalaman natin ang ibang lugar sa ating komunidad. Muli na natin itong pangalaman, Hospital. Pilan ng polis. Palaruan. Simbahan. Paaralan. Palengke. Sa ating aralita ng araw. At ngayon naman para sa ating tuwain, alin sa mga larawang hinagamit sa paaralan? Hinagang mabuti. Ang mga bagay na hinagamit sa paaralan ay ang aklat, magkakata, krayola, magali, papel, magali, madali, at moderno, madali ang kata. At para naman sa ating ikalawang gawain, gabit ang pangalan ng komunidad sa tamang larawan ito. Ang unang pangalan ay paaralan. Asaan sa mga larawan ang paaralan? Maaari mo bang ituro? Ang tamang sagot ay ito. Magaling, ikabit natin ng buhit. Ikalawang pangalan, ospital. Asaan sa mga larawan ang ospital? Maaari mo bang ituro? Ang tamang sagot ay ito. Magaling mga bata, ikabit natin ang buhit. Ikatlong pangalan, palaruan. Saan sa mga larawan ang palaruan? Maaari mo bang ituro? Ang sagot ay ito. Magaling. Ngayon naman ay gabit natin ang buhit. Kaapat na pangalan, simbahan. Asaan sa mga larawan ang simbahan? Ang tamang sagot ay ito. Magaling. Gabit natin ang buhit. At para sa ating huling pangalan ay ang palengke. Asaan ang larawan ng palengke? Maaari mo bang ituro? Ang tamang sagot ay ito. Magaling mga mata. Gabit natin ang buhit. Magaling. Napagpapayan mo ang ating gawain. Palakpakan mo ang ating sarili. Sa ating harilin ngayong araw. Sa bulitang pagkakita mga bata, paalam! Magandang araw mga bata! Para sa ating unang gawain, hulayan ang mga larawan na makikita lamang sa loob ng silid-aralan. Naman sa ating ikalawang gawain, sa anong lugar ng paaralan matatagpuan ang mga larawan na nasa hanay A? Idugtong ang mga ito sa larawan na nasa hanay B. At para naman sa ating huling gawain, gumupit at idikit sa loob ng kahon ang mga larawan ng mga lugar na matatagpuan sa pamayanan mula sa magasin, dyaryo o mga lumang babasahin. Tandaan, sa loob ng silid-aralan, makikita ang pisara, lapis, aklat, papel, krayola, upuan, kwaderno at lamesa. Ang paaralan ay lugar sa pamayanan kung saan tayo ay nag-aaral upang matuto. Sa loob ng paaralan, matatagpuan ang silid-aralan, silid-aklatan, klinika, palikuran, kantina, opisina ng punong guro. Matatagpuan ang iba't ibang lugar sa pamayanan katulad ng palaruan, ospital, paaralan, munisipyo, himpilan ng pulisya at istasyon ng bumbero.
sa mga natutuhan. Gamit ang krayola, gumawa ng guwit mula sa larawan na nasa kaliwa at tulungan ang mga tao na makarating sa pamayanan o himpilan na nasa kanan. Magaling mga bata! At para naman sa ating pangwakas na pagsusulit, basahin ang mga salita sa hanay A sa tulong ng iyong magulang o kasama sa bahay. Ikamit ang salita sa bagay o lugar na tinutukoy nito sa hanay B. Simulan ito sa tulong. Mahusay mga bata! At para naman sa ating pagninilay, buuin ang pag-usap sa pamamagitan ng pagbabahagi nito sa iyong magulang o kasama sa bahay. Ang aking natutunan ngayong araw ay mahusay mga bata, nawa ay natuto kayo sa ating aralin ngayong araw. Hanggang sa muli, paalam!